everyone, welcome to my Whitey channel. Actually, for the past how many episodes that we have been showing, ang dami na pong nagtatanong sa akin, ang dami nagsasabi sa akin, please do a kitchen tour, please do a house tour. Di natin kaya sabay-sabay lahat. So I decided to do my kitchen tour for now. Okay, so let's start. Siyempre, nag-general cleaning muna ako bago ko ito ginawa. Let's start with this part. Importante kasi sa akin na nakikita ako yung mga gamit ko. Kasi kung hindi ko makikita, hindi ko maaalala na nandiyan siya. And before I moved here, naka-townhouse po kami. Medyo masikip. So, hindi ko siya lahat ma-i-display. So, finally, when I moved here, yan ang first na specification ko. Gusto ko nakikita ko yung mga gamit ko. So that, pwedeng ako na lang ang kumuha. Hindi na ako magigising ng tao, hindi na ako mag-uutos, di ba? So, ayun, all my mixers are there. I have several different mixers. Yung iba, binili. Yung iba, bigay sa akin. Mixer, medyo importante sa akin kasi nagbe-bake ako. Iba-ibang klase. May dehydrator ako. This one is a pasta maker. Wala lang. Binili ko lang siya kasi gusto ko lang siya itry. Then, steamer. I use that for my bazaars and my grillers. Siyempre, ito, bigay ito sa akin ng aking sister. Natripang kong magagawa-gawa ng mga yogurt, mga ice cream. So, yan ay binuhat niya. Hand carry. Magmula Canada hanggang dito sa Pinas. Hindi ko rin siya masyado nagagamit lately. Kasi daming amal lang. Daming ginagawa ngayon, which I'm very thankful for. In spite of the times, I'm very thankful na marami po akong ginagawa. The truth is, I really don't get to use all of them lagi. Meron dyan mga laging ginagamit, like the mixer, pero meron dyan, hindi ko halos nagagamit. Siyempre, nung nagkukulinary school ako, gusto mo lahat ng materials meron ka. Ako, hate na hate ko yung nakikita akong mga bahay na tinatakpan yung mga gamit. But now, I understand. Kasi maalikabok. Alam niyo yung mga alikabok, nakakasira yun ng gamit. Ha? Nakakasira sila ng gamit. Kasi pag kumakapal na sila, pag di mo nagagamit, pag pinaandar mo na, syempre yung mechanism, naalikabok na siya. So, nawalan ako ng choice kung hindi gawin din yon. Yun, now, syempre kasi nakikita niyo siya. Nasa YouTube tayo. Kailangan natin makita. So, tinanggal ko yung mga takip. But on normal days, namakayaw ako sa Shopee yung mga pantakip ng mga blender, pantakip ng mga mixer. Kasi maaalikabukan siya. So, it's true. Ngayon, ayoko na. Hindi na ako judgmental pagdating sa mga nagtatakip ng gamit. Kasi, essential pala siya. Dahil nakakasira ng gamit ang alikabok. Pero pag may bisita, tinatanggal ka yung takip. Okay, let's move on. Here, you don't get to see this much because dati wala lang yan. Area lang talaga yan for my tangke. Pag may mga case ng whatever. Pero I decided, dati kasi yung big oven ko, nasa loob ng bahay yan. Kaya lang mainit. Mainit masyado, mainit kahit may exhaust. So, ang ginawa ko, pinaayos ko to, pinasimentohan ko, and then, tsaka ko na nilagay yung oven ko. And this is like an all-purpose, kasi pag marami akong binibake, syempre nilalapag ko dyan. So, from there, tsaka siya pumapunta sa oven. Yun, yun lang yun. And then, syempre, alam nyo na itong table ko. So, this is my pantry. Wala pang nakakapasok ata sa pantry ko ever. Kahit na nag-house tour ako dati sa isang show. So, today, papasok tayo ng pantry. Kasi dati nahiya ako magulo. Ang pantry kasi magulo, di ba? Ang daming gamit eh. Marami pa rin. So, these are my stock. Ito mga to, some of them are food. Some of them are yung mga harina. Some of them are also mga gamit pang bake. So, kung ano-ano pa, marami akong gamit. Madami. But all of that, ipon all these years. Ha? Hindi to bigla ang bili. Siyempre, all my supplies are here. All my groceries come here. Yan, dito. Nahirapan din ako mag-classify. Kasi, yan yung lagi mong ginagamit. Eh. So, gamit, soli, kuha, gagamitin mo ulit. So, soli mo, gugulod na naman siya. Pagpunta ka sa pantry ko, agad-agad malalaman mo kung ano yung mga paborito kong brands, paborito kong pagkain, paborito kong mga ginagamit. So, yun yan. Ito naman ang taguan ng aking mga plato, mga baso, mga kung ano-ano. Pag nag-general cleaning ako, it takes me days
Kunyari ito, pag inayos ko yan, itong buong tatlong to, minsan sumasobra ako sa isang araw. Kasi pag tatanggalin ko lahat yan eh, hindi ako pwede mag-ayos nung tatanggalin ko muna yung taas, bababa ako, tapos babalik ko muna bago ako mag-move on. Hindi, kasi hindi ako makakonsentrate. Kailangan lahat yan. Tapos saka ako mag-aayos. Kasi kailangan nakikita ako para alam ko kung saan ko ilalagay. I try and do it at least once a year or pag bored ako. Kasi kailangan mo magbawas ng gamit. We get sent things, we get sent items. So, syempre, you have to take out the ones na, kunwari may basag na, hindi mo maiwasan yan. So, you have to know what you have. Minsan, I have to remember what I have. So, it's always important for me to review. Meron pa kaming mga pang-Christmas, ayan. Supposed to be pang-Christmas yan. Dahil pula. Tapos, favorite ko pumupunta sa dapitan. Hindi naman porke mahal, kailangan yun ng gamit ko. Hindi. Basta it's something that I like, it's something that I can use, I'm fine with it. Sa dapitan, my God, ang dami kong finds. Meron ako mga ganyan. Basta I buy what I like, what is pleasing to me, and what is interesting to me. This one, itong Corel, madami ako niyan. Yung mga iba niyan kasing tanda ng anak ko. Sa nanay ko yan. But since my dad moved here and my mom's not here anymore, syempre si Janice magmamana ng iba niyan. Dahil si Jelly, sasabihin niyan sa akin, ikaw, sa'yo na yan. Namin ko sinasabi, no? Madalda talaga ako. Ayan naman po, mga plato. Yan ang everyday use. Everything here is for everyday use. Tasa, Corel din. Ayan, oh. Matanda pa yung mga iba dito sa mga anak ko. Isa sa luho ko. I'm actually a person who loves to collect things. Kaya, ang dami kong gamit. Kaya, nitong pandemic, nung kinuwento ko sa mga anak ko na parang I want to downsize, I want to, parang gusto ko nang pumunta kay Luigi sa farm nila and to build a small house and live there. Sabi ng mga anak ko, parang di ka mabubuhay dyan, ma. Kasi nanay mong gamit, nanay mong collection. Totoo yan. Isa dyan ang mga tasa ko. Ayan, napakarami kong tasa. Yung iba nga dyan, inano ko na eh, ginoo ko na, pinagpilian ko na yan. Marami akong tasa. Hindi ako makabiling ngayon. Kasi wala na po akong space. Puno na siya. It's all around the kitchen. So, until makagawa ako ng space, tsaka na lang uli ako bibili ng mga tasa uli. At everything yan ha, meron dyan bigay, meron dyan binili ko. Marami dyan binili ko sa Korea. Kasi ako talaga, napakadali kong regaluhan. Kahit na anong ibigay mo sa akin. Sure yan. If it's something that I can use, if it's something na ano, I will keep it. Automatic yan. Makikita niyo siya sa bahay ko. Kaya kung isa kang nagbigay sa akin ng tasa, makikita mo yung tasa mo dyan. Makikita mo talaga siya. Then, there. All my ano, yung mga gamit ko, mga mixer, mga ganyan, naka-on display siya. Same reason why I have it. Most of the pantry items that I have in the house, especially things that I use, kunwari ito, mga palaman, mga ganyan, kailangan nakikita. Kasi pag hindi nakikita, makakalimutan nyo yan. Sure ako dyan. Ang dami nagtatanong sa inyo, how do you organize? Oh my God, so very hard to organize. Kasi pag nagmamadali ka, gamitin mo. Hindi mo naman mababalik ka agad yan sa lugar. May parking space yan. Minsan dito muna. O minsan bago mo ipasok sa cabinet dito muna. Hanggang sa kakapal lang kakapal yan, mag-iipon-ipon yan. You see it now, it's organized. Medyo organized. Kasi inayos ko siya. But the truth is, on normal days when I'm very busy, when my kitchen is very busy din yan. Magulo yan. Tingnan nyo nga, kagaya nito mga boteng to, meron dyan harina, baking powder, confectioner sugar, baking soda, asin. Hindi ko pa nalalabelan ng tama dahil pinatamad pa ako. So, naka-masking tape pa yung iba na dyan. Kasi tinatamad pa akong gumawa ng label. But I try to keep it organized. Pinaka-importante sa akin, it's clean. Kitchen is clean. The two most important places in your house that need to be the cleanest is of course your kitchen and bathrooms, di ba? Pinaka-importante yun ha, pinaka-importante. That's it, di ba? Whatever I need, I try to be organized. Generally, the whole idea of this kitchen when I had this made is I wanted it to be functional. I wanted it to be something na nakikita ko lahat ng gamit ko. So, hindi ako bili ng mga gamit na, uy,
bumili na naman ako ng ganito, meron pa pala ako niyan, di ba? Also, the one of the reasons kung bakit bukas-bukas yan, para hindi makakalimutang linisin, para nasa isip mo all the time, because it is always seen, it needs to be always clean. Di ba? So, yun lang naman yun. Everything here, I really use. Kunin man ako, mga anak ko, kasi mga anak ko, nagluluto-luto din sila. So, di ba? So, everything is functional. Everything needs to be seen. Yun lang naman importante sa akin. Of course, clean kitchen. Clean, 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 clean kitchen. So, move on naman tayo sa aking coffee area. This one, I had this made because I have lots of coffee makers. My daughter likes to take coffee, tsaka minsan iniisip niya, gusto niya maging barista. I've said this before, I have lots of coffee makers, pero hindi po ako nainom ng kape. Pag nakikita ko kasi ang mga coffee makers sa mga department store, hindi ko alam kung bakit parang aliw na aliw ako sa kanya. Gustong fantasy ko siya kasi marami siyang pinipindot. Para akong bata talaga, para akong bata, yung maraming pinipindot. Yung dahil nagaganap, yung gandang tingnan, hindi ko kayang magkape at all. Hindi talaga, kasi mahina yung caffeine intake ko pag may kinalaman sa kape. Pero pag may kinalaman sa iba, okay naman ako. So, hindi kami friends ng kape. Although, minsan, pag nasa taping, nasa work, pagod ako, or puyat kami, kailangan ko uminom ng something na mainit. Minsan, alam mo yung maputlang kape, yung kaping hindi siya masyadong kape. Sinadamihan yung gatas para mainom ko siya. But, I decided to have this fixed because apart from the coffee machines that I have, yung anak ko si Kyla ay makaping tao. Tatay ko makape din. Tsaka friend ko ang DeLonghi. So, binibigyan nila ako ng coffee machine. So, of course, this is my cooking area. Kailangan katabi ko yung essentials like salt, pepper, pepper flakes, garlic salt, yung mga kung ano-ano. So, that's why this is important. Pati yung mga pangluto ko, mga syanse, mga ganyan. Favorite ko, kita niyo yung mga gamit ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko siya ma-let go. Yung nagmamakaawa na siya magpahinga, oh. Siya na nagsasabi, please, gusto ko na magpahinga. Pero hindi ko magawa kasi parang swak na siya sa kamay ko, swak na siya doon sa pad. Yung pagkanalasahan mo, parang, uy, ang sarap niya, di ba? So, hindi ko maintindihan. Tapos, all the plastic spoons that I get from food orders, I keep them. I reuse them. Ginagawa ko siya pang gano'n ng asin, pang gano'n ng paminta, minsan pang halo ng dry spices. I try as much to be sustainable para hindi ka basta nagtatapon ng kung ano-ano. I try so much. Of course, nagpa-fail din ako paminsan-minsan. But I try to reuse things as much as I can, especially kung pwede naman. Ugasan mo lang maigi. Ito, the reason why I have this, because my kitchen is open hanggang living room. Pag nag-aircon, tapos nagluluto ka, yung usok niya, massive. As in, talagang inuusok yung buong bahay namin. So, para umefect yung exhaust ko, tsaka parang sumentro dito, pinagawa ko to, pinakabit ko tong glass things na to. Of course, for all the misses na nagluluto sa bahay, I'm sure naiintindihan yung sinasabi ko, importante na malapit yung mga gamit mo sa'yo. Kaya sinabit ko dyan, I try to make it efficient para hindi ako galaw ng galaw. Kasi pag galaw ng galaw, tumutuloy yung mantika, nababasa, ayun na, alam nyo na, madumi. I try to make my kitchen as efficient as I possibly can. Eto, this is my favorite. For those who follow me on Instagram, minsan nakikita nyo, nagpo-post ako ng mga paso ko. Ito po ang nilalagay ko sa paso. Favorite ko siya. Sobra siyang effective. Nabibili lang po siya sa Binondo. Chinese medicine siya. Sobrang nagwo-work siya sa akin. Hindi yung, anong tawag doon, yung umaangat, yung nagbabubble. Hindi na nangyayari yun. The minute na mapaso ako, nilalagay ko kaagad siya, tapos hindi ko siya pwedeng basain until totally natuyo na sa balat mo yung gamot. Bakit nakasabit at nakikita nyo lahat? Mga gunting, measuring cup, measuring spoon. Same idea. It's important na nakikita ko lahat ng gamit ko. Kasi pag di ko nakita, di ko siya magagamit ever. Yan, ang ginawa ko, I bought this, yung grills. Tapos bumili ako ng maraming esok. Bumili ako ng mga ganito. Di ko alam kung anong tawag dito eh. Basta bumili ako ng ganyan para nasasabit ko. And you can see them. So when you're cooking, biglang, kailangan mo palang magbukas ng tomato sauce. Gunting. Gunting. Oh, ayan na, nakikita mo lahat ng gunting ko. Works here.
Same thing. Everything, grater. Anong size po ng grater ang kailangan niyo, ma'am? Ayan. Strainer. Everything I need. Whisk, spatula. Of course, my other things like my microwave and my stove. Ito may kwento dito sa corner na ito. Meron pa ako isa pang table dyan. Kaya lang si Janice, nakaisip magpaayos. Naisip kong magpa-tiles. Eh, sukat na sukat lahat yan. So, nung nagka-tiles, hindi na kasya yung cabinet. So, temporarily, yan muna siya. Nothing here is just for display purposes. Everything I use, di ko man magamit ng sabay-sabay, ginagamit ko lahat yan. Pagka hindi ko na gusto or hindi ko na kailangan, they go to someone, always. Eto na. Ref space. Dati kasi, yung oven na nandun sa labas, dito siya nakalagay. Pero sobrang init. So, that's why I moved it there. And then I put the other ref here. And when my dad moved here, dinala rin namin yung ref niya. Hindi ko nabubuksan lahat kasi hindi lahat maayos. Aminado po ako dyan. Eto, meron akong one ref which is mainly for dairy. Cheese, butter, cream. Kasi yun ang panisin, di ba? So, dapat yung same items magkakasama as much as possible. Mayo. Yan. Ito po yung cheese pimiento kung gusto nyo bumili. You'll be surprised kasi pag nag-general cleaning, part po ako ng general cleaning team. Talaga ako naglinis. Nag-iis-is ako dyan sa rin. Nagaganyan ako. Kasi syempre, ako yung gumagamit. Importante na alam kong linisin yan. Diba? Madami kasi because I cook and because I sell food, kailangan ko ng storage space ng pagkain. Ito naman, drawers. Yan. Ano ba ang laman ng mga drawer? Ayan po ang aking multi-purpose things. This one is a pasta roller. Kung mapapansin nyo, pag may mga pasta kayong kinakain na para sa may mga ridges, if you make fresh pasta, iro-roll nyo dyan para magkaroon siya ng linya. Next, dito po nakatago ang aking mga rolling pin. Pagagawa ko ng mga tinapay, itong mga kailangan ko. Pamukpok, pag mainit ulo mo, ganyan, pwede rin. Seriously, yung gamit ko for cooking, dumami lang talaga siya nung nag-culinary school ako. Kasi nga, excited, gusto mo kumpleto yung gamit mo, di ba? Para masaya. Dapat kumpleto yung things. Lahat ng klaseng things. Inipon ko at binili-bili ko. Okay, of course, this is where I keep my knives. This one is very sentimental to me. Nung nag-culinary ako, naka-engrave. This knife came with my kitchen tools na kasama sa enrollment. Tapos pina-engrave ko ng Janice. Hindi ka siya ma-let go. Luma na siya kasi ilang taon na rin yan. Marami na nahiwang karne, kamatis, sibuyas, lahat. Tinago ko siya. And my plan is, papaframe ko yung diploma ko, itatabi ko yung kutsilyo. Para alam mo na, uy, yan ang ginamit ko magmula day one ng culinary school. And then this one is given to me by Chef Joey Prats. Birthday gift niya. Sobrang ganda niya. Sa sobrang pag-iingat ko, hindi ko pati natanggal sa kahon. Ginamit ko na. Wala lang, di ba syempre, pagkabago pa. Excited ka pa. Of course, kaldero. Madami po akong kaldero. I'm very lucky because I have a lot of friends who send me different kinds of kalderos. Marami pa po akong kaldero. Hindi lang nakalabas, nakatago kasi hindi kaya ng cabinet. And I'm very thankful kasi maalaga naman po ako sa kaldero at matibay naman yung mga kalderong binibigay sa akin. So I really don't buy a lot and more. Mga nandito, sino yung mga super gamit? Yan yung talagang halos everyday. Nagagamit yan. Gusto ko nga sana yung sabitan ng kaldero. Kaya lang baka mauntog naman yung anak kong isa. Tsaka hindi ko abot. So ayan na, dami. So I guess this is my kitchen tour. This is my kitchen. I hope you enjoyed it. I hope you're able to get tips. It's not a perfect kitchen. Huwag po niyo isipin na top of the line yan. Hindi po lahat top of the line. In fact, yung oven ko, sobrang tagal na niyan.
sobrang marami na siyang naluto. So, sometimes the things that I have here, they've aged na ginagamit ko sila. So, minsan may sentimental value sila sa akin. Kaya parang ang hirap mag-let go. I like fixing my kitchen. I like rearranging things. When you like to have a good kitchen and you don't have so much budget, importante, improvise things. Just move it a little. Pagandahin nyo, spruce it up. Minsan, kung meron kayong mga herbs, putulin nyo lang siya. Lagay nyo sa basong may tubig or sa ano din. Just display it, di ba? Pinaka-importante is it's a clean kitchen that you actually use where your family can come together to cook, di ba? Yun ang pinaka-importante. So again, I hope you enjoyed. I hope you had fun. I hope you liked what you saw. And kahit di tayo nagluto now, next time, magluluto ulit tayo. Please, like the video, subscribe, and yung bell. Don't forget the bell. Pindutin niyo yung bell so that manonotify kayo kung may bago kaming video or anything special na ipapalabas namin. Again, keep on cooking, keep on experimenting, keep on eating, keep on loving, keep on living, and don't be afraid to try new things. See you again dito sa aking YT channel, Super Janice.